yung Elderly Filipino Week or Linggo ng Nakatatandang Pilipino was mandated by a presidential proclamation because of the long time na walang recognition ng senior citizen. As a matter of fact, it was only in 1992 that the first law defining senior citizens was promulgated. But this time that we have the National Commission of Senior Citizens, kami ngayon yung nag-ano. Yeah, medyo mas masidhi ngayon yung aming preparation for the Elderly Filipino Week because of the fact na concentrated sa elderly ang commission, ang National Commission of Senior Citizens. With the senior citizens celebrating the Elderly Filipino Week, mapalad po ang mga senior citizens na naabot nila itong yugto ng kanilang buhay. Oo nga, salamat tayo na nakarating tayo or nakaabot tayo sa ganitong edad bilang isang senior, no? So, we should enjoy our senior years. Pero ang tanong, te, or kuya, kung nakaabot tayo sa edad na ganito, tapos, hirap naman. So, paano kasasaya? Di po ba? Reaching this period of their life. And so, we would like to honor not just the senior citizens, but also the families. Kasi kung walang pamilya ang sumusuporta, hirap ang senior citizen. So, we are actually saying that all the ages must be given attention to, from childbirth to the last end, the last breath of the senior citizen. Warmly received this morning. Pasalamat po kami at andito kayo. You will all go through that journey and we're facing some difficulty over the retirement. Kasi pinipirso tayong mag-retire kung optional at 60, compulsory at 65 eh. And a lot of us still want to work. And so we hope you will join us in advocating for an open employment system where there could be multiple retirement. Well, friends, this is actually a celebration of life with the senior citizens as the lead, being at the forefront of enjoying life. All Filipino senior citizens will be happy, healthy, empowered, and productive, living in a safe place free from abuse and exploitation and their rights protected. Free from poverty and able to contribute to the development of their communities. Well, actually, it's really honoring the legacy na iniiwan ng ating senior citizen. Different languages ng ating bansa, it's really about gaano kabigat yung naiiwan ng senior citizen sa susunod na henerasyon. Sa ngalan po ng ating City Mayor, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo at gusto po naming batiin kayo ng Happy Elderly Week po. Basta yung ating Punong Bayan Legacy Tree Project, okay, magagawa tayo ng Legacy Park. Ang objective is, number one, take care of the kalikasan. Number two, we take care of our food and medicine. Ang isipin po natin, tumutulong tayo sa kalikasan. That's it. So sana po, supportahan niyo po ang Punong Bayan Legacy Tree Project para sa ating lahat po ito at saka ating pamilya. Maraming salamat po.
ay binabati ko kayo ng Happy Elderly Week buong Pilipinas. Elderly is always special, di ba? Pero yung celebration ng Elderly Filipino Week is, I would say, special this year because it's the first time na meron talagang agency that would oversee its implementation. Ang importansya sa tree planting activities ay para pangalagaan natin ang ating kalikasan. Tayo po ay nagse-celebrate ng Elderly Filipino Week. Ito po yung programa ng senior citizen na ginaganap every year. So, gagawin po natin to taon-taon para po malaman natin ang mga problema ng mga senior at ma-celebrate natin yung importansya ng senior citizen sa ating bansa. So in short, we are celebrating Elderly Filipino Week this year to encourage the nation, to encourage the whole world, to tell them na merong treasure of wisdom ang senior citizens that we have to utilize. Sana po the set of unity action, not just by the senior citizen, but supported by the government and the rest of society, will really be inspiring and meaningful so that it's worth going into being senior citizen. Totoo, hindi naman talaga easy ang pagiging senior citizens natin kasi nga, alam mo yon na buti kung mayaman ka. No, kung wala, kung konti din lang. Mahirap kasi meron na tayong maintenance, bili ng gamot, pagkain natin, kailangan may vitamins tayo. Kasi pag tumatanda, nag-deteriorate ang ating mga functions, no, sa ating katawan, no. So, kailangan talaga natin na magkaroon talaga ng sapat na pangailangan. Hopefully na hindi lang naman sa galing sa gobyerno 'yan. Sana makahanap rin tayo ng ibang mga ano no, mga ways no, yung mga private kasi meron din akong nalalaman. Hopefully no na makaambag ito sa ating pangailangan, hopefully na may nagbibigay din no ng tulong. So panalangin natin 'yan na in the future makuha natin ang tulong na 'yan sa ibang bansa para din kahit paano ang ating mga members, lalo-lalo na sa ating mga members sa ating channel dito, na magkaroon din tayo ng iba pang mga pagkukuhaan no ng ating mga pangangailangan. At
Merong programa ang gobyerno ngayon, no? Bago itong itong ina-upload natin na video tungkol sa multi retirement. Okay, baka meron diyang hindi maintindihan ang ano yung multi retirement, no? Ito ay kahit nag-retire ka na, pwede ka pa rin magpagtrabaho. Ayun doon sa dinidiscuss ni Sir Quijano na maraming mga skills pa na meron ang mga senior citizens. Kasi hindi na maibig sabihin senior citizens ka na, wala ka nang magagawa, no? Maraming mga talented at mga may skills na mga senior citizens. Okay? So hopefully na isa tayo sa mabigyan ng way nito sa programang ito na magkaroon pa rin tayo ng trabaho kahit tayo ay nag-retire na. Okay? So yan ang sinasabi nila na multiple retirement. Okay. So, yeah, if you still have questions, okay, i-comment mo yan sa ating comment section. Pagsikapan natin na sagutin yan. Okay? So, ingat tayong lahat.